Hi, my name is Carmen Echavez, and welcome to my blog. Hi guys, and welcome back to my channel. Guys, andito na ako, and I know ang tagal kong nawala. Actually, na-miss ko talaga to, guys. Na-miss kong mag-vlog. Ang feeling ko nga parang nakalimutan ko na kung paano mag-vlog. So, I decide na mag-vlog today. And, naisip ko rin na magluto ng konti para hindi naman masyadong boring, di ba? So, gusto ko lang talaga makipagkwentuhan sa inyo. And, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. Yung mga sitwasyon ngayon sa Pinas at sa mundo. So, naisip ko dahil yung sitwasyon ngayon medyo mahirap para sa ibang mga kababayan natin. So, kaway-kaway para sa mga nakakuha ng relief goods. Ito yung pagkaing sardinas. Hindi po kayo nag-iisa. Meron po akong sardinas dito. Sabay-sabay tayo kakain. Sa mga ang pagkain ay instant noodles, meron din ako yan. Sa mga pagkain na daing po ito. Sa mga ang ulam ay itlog, meron din tayo yan. Sa mga nabigyan ng manok or may kaya na makabili ng manok, ito pong ating chicken leg adobo. Sa mga mahilig sa isda, meron din po tayong isda, fried mackerel. So, naglagay ako ng isang malaking cup na rice. Actually, naisip ko, wala man lang akong vegetable. So, dahil ito na lang natira sa fridge, nakain ko na yung kangkong para sa mga sosyal at mayaman dyan. Broccoli. O, diba? Sa lahat ng estado ng buhay, may pera o wala, ito po yung pagkain nila. Pero hindi po ito lahat na sumasalamin sa ating mga kababayan. Meron dyan mga may kaya, kayang bumili ng mga steak, you know, na yun. Mahirap magluto. Pagod na ako, gutom na ako. So, kain na tayo guys. Lumamig na yung pagkain ko. So, start na tayo. Magsisimula na tayo sa ating mukbang. Ano ba unahin ko? Doon na lang, itlog. Magkakamay ako guys. Nagugas ako ng kamay. So, magkakamay ako ngayon. Sisimulan ko doon sa ano. Simula pa lang nangyayari tong pandemic na to. Mahilig ako magbasa. Mahilig akong mag... manood ng news, magbasa ng news, updated ako sa mga nangyayari. Tinitingnan ko lagi yung report around the world, yung result ng mga cases. Ang daming namamatay guys, and it really breaks my heart. Talaga. Siguro ilang beses ako nag-breakdown. Umiyak. Even sa office, umiyak ako. Akala nila kung ano nangyari sa akin. I felt depressed. Nakaka-depress. Iniisip ko palang naiiyak na ako, guys. Hindi ko yata kaya magkwento. Ano, guys? Yun na nga. Dahil sa... naiiyak ako. Dahil sa daming namamatay. Wait lang. So, yun na nga. Dahil sa mga nababasa ko palagi, ang daming mga cases, ang daming namamatay, naghihirap yung ibang mga Filipino, nadidepress ako. So, hindi ako nag-post. Tsaka ano, umiiwas ako na baka may masabi or may ma-post akong, you know, wrong information, mahirap na. Kasi medyo mahigpit dito.
pag-post-post ng mga fake news, makukulong ka talaga. So ngayon natutuwa ako kasi yung ibang part ng Pinas ay nasa normal, balik normal. Not really normal, it's a new normal, which is the general community quarantine. So happy ako na may improvement sa ibang places, pero worried pa rin ako dun sa Manila. Medyo may mga cases pa rin every day. Sana lahat magko-cooperate. Alam niyo yun, mahirap talaga ang sitwasyon ngayon kung hindi tayo magko-cooperate. Ako nga dito, guys, hindi naman naka-lockdown, pero I don't go out for any other reason but to buy food. Ano lang, guys, bili lang ako ng mga essentials. Work home, work home. Bahay lang talaga ako, guys. Grocery lang. Bahay, work, grocery, bahay. Alam ko yung gobyerno natin, ginagawa nila lahat para maayos, para ma-contain, para ma-save yung mga kababayan natin. Sana mag-cooperate lahat. Huwag na po tayo, maging pasaway. Iwasan po natin yun. Huwag na kayong lumabas pag hindi importante. Sana lang, wish ko lang lahat, lahat nakatanggap ng tulong. Kasi alam naman natin mga kababayan natin, hindi makapag-work. Kahit yung mga ibang OFW, hindi makapag-work. Sana nakatanggap na sila ng tulong. Sarap, guys. Sa mga kababayan natin na nandyan pa sa extreme or enhanced community quarantine, keep safe po tayo. Unahin po natin ang ating health. Wear your mask pag nasa labas kayo. Lagi po maghugas ng kamay. Yung mask naman, kahit ano lang, gawa kayo ng tela. Dun sa mga nakatanggap ng pera, amelioration ba yun? Dun sa mga nakatanggap ng tulong galing sa gobyerno, huwag nyo nang ipangsugal yung pera. Ano ba yan? Yung iba binibili pa ng drugs. Yung iba binibili ng alcohol. Ba naman kayo? Bilhin nyo na lang ng pagkain. Bilhin nyo para sa asawa nyo, anak nyo. Iba naman yan. Nagihirap na yung gobyerno, guys. Nagihirap din naman kayo. Wala akong may gustong mangyari to, no? Ito na yung opportunity ko para pasalamatan yung ating mga frontliners. Saludo talaga ako sa inyo, guys. Super. Thank you sa lahat ng mga ginagawa nyo. Sana mataasan yung sahod nyo. Sana. Dahil sa mga paghihirap na ginagawa nyo, no? Saludo ako sa inyo. Sa mga nurses, doctors, scientists. Sa mga janitor dyan. Mga nangongolekta ng basura, sa mga militar, pulis, sa lahat ng frontliners. Thank you so much, guys, for your heroic act. Thank you talaga. Kung wala kayo, walang gagawa niyan. Walang ibang gagawa niyo. So sana, after nitong bago na dumating sa ating buhay, sana ma-realize ng ating gobyerno din na taasan din yung sahod nila. They deserve that. Para hindi na sila umalis sa ating bansa, you know? Kasi ngayon, alam natin naman na kulang yung staff dyan sa
ma-hospital. Kung sino pa yung mga hindi ko napasalamatan, pasensya na. Sino pa ba? Hindi ko yata nabanggit ko ba lahat? Thank you sa lahat ng mga frontliners talaga. Pagdasal po natin ng ating mga frontliners, di lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa din, yung mga nag-work sa ibang bansa. Marami na rin sa kanilang nagkasakit, so pagdasal na lang po natin na sila'y gumaling sa lahat po ng mga apektado ng... Ayoko kasi banggitin yun, no? Kasi itong salitang... yung sakit na yun, eh, medyo maselan yung YouTube, baka ma-detect or something. Ayokong banggitin yung pangalan na yun. Basta yung sakit na yun. So, sa mga naapektuhan ng sakit na to, sana gumaling na sila, sa mga... alam nyo na, condolence dun sa mga nawalan. Dun sa mga nagbigay ng donasyon. Thank you so much sa mga tumulong, sa mga kababayan natin na naghihirap. Thank you so much, guys. So, dun sa mga mahiling magbasa sa social media, huwag po tayo mag-rely sa mga fake news, ha? Basa po tayo dun sa mga legit na news agency ng ating gobyerno. Or pwede kayong pumunta sa WHO website, World Health Organization, para sa mga tamang informasyon. Huwag po tayo mag-spread ng mga fake news. Lalo na mag-share ng mga fake news. So dun lang po tayo sa legit na website at saka news agency galing sa ating government, kagaya ng DOH. So, yun. Huwag po tayo share. Kung nagkamali kayo, i-delete nyo. Sugna ko, guys. Nakakalungkot talaga itong nangyayari sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa nangyayari sa buong mundo. Wala namang may gusto to. Nakakalungkot talaga. Pero sana, alam ko sa puso ko na malalagpasan natin to. And mag-cooperate lang talaga lahat para matapos ng mabilis. Alam niyo yun? Sana may ma-discover ng... meron nang na-discover na gamot, diba? Pero hindi talaga siya yung cure. Sana mapabilis yung labas ng mga vaccine para naman maging okay na yung lahat. Dahil ito talaga ay paghihirap. Napakahirap. Paghihirap sa mga Pilipino, sa lahat ng tao sa mundo na affected nitong sakit. Siguro yung pinaka-message ko dito is mag-cooperate po tayo doon sa mga nasa ECQ. Huwag po tayo maging pasaway. Lumabas lang po tayo pag may importante, pag may bibilihin na very essential. Maintain social distancing. Wash your hand all the time, frequently. Mag-alcohol, mag-sanitize. Wear your mask. So, maintain personal hygiene. Sa katawan, kahit po sa bahay, maintain hygiene po tayo. Palagi po tayo maligo. Ano pa ba? So, maraming salamat sa ating mga frontliners, and sana mapabilis yung mga testing and ma-isolate yung mga may sakit. So, hindi po natin alam kung sino talaga yung may sakit unless na na-test talaga sila. So, kung na-feel nyo eh may sakit kayo, isolate or tumawag kayo ng doktor, or tumawag kayo sa hospital or pumunta kayo sa hospital, humingi po tayo ng tulong kung anong gagawin dun sa mga lugar. Kung hindi nyo alam kung paano, may number naman siguro dyan sa Pinas kung paano i-report yung cases. So, yun guys.
siguro yung mga magagawa nyo para libangin yung sarili nyo is, kasi nakaka-depress yung ganitong sitwasyon, diba? Yung iba, walang trabaho, tapos nasa bahay lang, nakaka-depress, tapos walang pera. Libangin nyo yung sarili nyo. Siguro, kung may internet kayo, magbasa kayo ng magbasa, mag-YouTube kayo, or mag-Facebook, TikTok, pwede naman. Just to divert yung isip nyo, kasi pag na-depress, mahirap na. Mas maapektuhan yung health nyo. So, ang gawin nyo ngayon, i-divert nyo yung isip nyo. Pwede kayong magtanim dyan kung meron kayong maliit na garden, magtanim kayo. Yung mga estudyante dyan, mag-aral kayo kahit nasa bahay. Yun, kahit na hindi kayo mayaman or ano, hindi naman kailangan ng mamahalin na gulay gaya ng broccoli. Pwede naman kayong kumain ng mumurahing gulay. Marami dyan. Pili kayo. Kasi importante pa rin yung health natin. Para ma-boost yung immune system natin, kain kayo ng kangkong, ng malunggay. Ako, kumakain ako ng kangkong, ng malunggay, pag may chance, bumibili ako. Kahit nilalakad ko medyo malayo. Meron din dito sa may mall, itinda sila ng kangkong. Kakabili ko lang kahapon. So, actually, nagtitake ako ng vitamins para doble ano, yung boost ng immune system. Mahirap na magkasakit, no? Sa panahon ngayon, iwasan po natin magkasakit. So, yun. Kumain po kayo ng gulay. Very importante po yun. So, sa mga estudyante dyan, nasa bahay lang. Pwede kayo mag-aral sa bahay lang. Ah, magbasa kayo. Marami kayong pwedeng gawin actually. Magbasa kayo, magbasa. Mag-online study kayo dyan. Sana wish ko lang talaga matapos na to as soon as possible. Ay Lord, thank you Lord kung matapos na to talaga. Magbablog ako, lalabas ako pag natapos na to. Actually, yung exercise kahit sa bahay lang naman, pwede kung gugustuhin nyo. Mag-exercise kayo sa bahay. Ako, tinatamad lang ako. Pero, we'll see. Kasi, kaya ko naman. Sarap lang talaga kumain, no? Soon, magpapayat ako. Char. Importante talaga ang exercise, guys. So yun, pwede naman kayo mag-exercise kahit nasa bahay lang. Actually, nag-gain ako ng weight kasi nga, di na ako masyadong lumalabas, di na makapaglakad-lakad. So, start na ako dito siguro sa bahay. Kasi, very importante yung ano, yung exercise. So, sa mga kababayan ko dyan, sa mga kapatid ko, kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, sana okay kayo dyan. And sa kapatid ko sa Canada, hello. Ingat ka dyan. Ingat kayo sa Pinas. Ingat. Ingat, guys. Ayokong pag-usapan yung tungkol sa ABS-CBN. Niyaan na po natin yung korte ang mag-decide sa kanila. So, ngayon, umaayos. Sana maayos. Magawa ng paraan. Basta, maayos yung mga papers nila, why not? Diba? Hayaan na po natin dyan sa korte yung mag-decide ng about sa ABS-CBN. So, ngayon guys, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Meron ba akong na-miss? Meron ba akong hindi nasabi, nabanggit tungkol sa sakit nito? Basta, pag-pray na lang po natin. Sama-sama po tayo magdasal para matapos na tong trahedya na dumadating sa ating buhay, sa hindi lang sa atin, sa lahat ng tao sa mundong apektado ng sakit na ito. So, pagdasal na lang po natin, sana matapos na talaga. And yun, keep safe everyone! And I love you guys so much. Thank you guys for watching. I'll see you guys next time on my vlog. Bye! Please like, share, and subscribe.